Tapos ito po yung nanay idol, Raffy. At nire-reklamo niya ang bastos at walang iya daw po niyang anak na nakapagtrabaho lang daw po sa call center. Eh, akala mo na daw po kung sino na. Kumbaga, minapatunayan na daw, nagsumasweldo na. Eh, akala mo na daw po kung sino na. Oy, eh, dapat di tayo nagmamalaki, di tayo nagmamayabang sa ating mga magulang, lalo na sa ating mga nanay. Eh, kung wala kasi yung mga magulang natin, lalo na kay nanay, eh wala tayo sa mundong ito. Respeto naman sa mga nanay natin. Kung may time, pakita tayo ng respeto. Kasi balang araw maging nanay din kayo at maging tatay din kayo. Pag hindi nyo na respeto yung mga magulang ninyo, hindi rin kayo respeto ng mga anak ninyo. Ganun lang yon. Okay, sige, kausapin natin si nanay. Nay Jennybel. Hello po, good afternoon, Sir Idol. Okay, may problema kayo dito sa anak nyo? Opo. Bakit nyo po nasabi na itong anak nyo po ay bastos? Ano pong ginawa niya sa inyo, Nay? Kasi po, nung isang araw po, nag-aaway po kami. Pagagaling ko lang po kasi sir, sa sakit, nabinat po ako ng 2 linggo. Opo, Nay. Ngayon po, pumunta po ako doon sa apo ko, tapos tinignan po po, nandun po yung yaya, wala po yung nanay niya. Apo nyo meaning anak niya po? Anak po ni Hannah May. Okay. Hindi po. Anak po nung anak ko. Melrose. Anak po ni Melrose. Opo. Ah, okay. Sorry. Yung Hannah May is testigo. Testigo lang po. Erase. Ayusin nyo ang paglagay-lagay. Dapat, Odette and Carol, unahin nyo muna yung siguro nila reklamo. Mali naman kayo magkamada. Dapat idikit dyan. Dikit nyo yung complainant and then inireklamo and then testigo. Ilam mo sa dulo. Pinakadulo sa lahat ng dulo. Ganon dapat. Okay? Yan, parin tayo magkalituhan. Kasi sa bilis ng mga pangyari dito, mabilis din kami magsalita. Dapat mabilis din kayo magkilos dyan. Okay? Okay, good. Ulit tayo. Si Jennybel Labos, yung nanay, inireklamo niya yung kanyang anak na si Melrose Akuntiga, call center agent. Now, si nanay pumunta sa kanyang apo na anak ni Melrose para dalawin. Ayun. Ma'am Melrose, Ma'am Jennybel, pagdating niyo po doon at dinalo niyo pong apo, ano pong nangyari? Matapos niyo pong dalawin yung apo niyo? Tapos po, pumunta po ako doon, tapos kinarga po siya ng ninang niya, tapos ang sabi po ng ninang niya, magaan na daw po yung bata. Okay. Tapos ang sabi ko po sa kanya, ang sabi ko po, mataba po yan dati, tapos ngayon, pumayat na kasi wala na po masyadong nag-aalaga. Okay. Tapos yun lang po yung sinabi, binitawan ko pong salita. Pero hindi ko po alam kung ano po insakto na sinabi po ng yaya sa kanya. Tapos nag-chat, mag-text po siya doon sa pamangkin ko kasi ni-block po ko po siya. Tapos ang dami na po niyang sinasabi, kisyo. Pumunta ka, wag muna ka, papuntahin mo yan dito kasi pag hindi... Basta nandyan po, dinilagay ko po, papuntahin nyo yan dito. Kasi kung hindi, pakilambira yan. Kung ano po na po sinasabi niya, ang dami po niyang sinasabi. Putang ina niya. Oh, ma'am! Wag, okay, so minura na po kayo. Opo, minura po niya ako. Pinagsabihan po nga niya po ko ako, sir, na talagang minukha talaga niya sa akin. Dinuduro-duro niya ako, sir, na talaga nung po bumaba po ako, sir, dinuduro-duro po niya ako, sinabihan po niya ako na... Ikaw kawawa ka kasi wala kang pambili ng pagkain ng anak mo. Samantalang ako, ang daming pagkain ng anak ko, kumpleto pa ng vitamin. Samantalang ikaw, umaasa ka lang sa asawa mo. Yun po talagang nasaktan po talaga ako. Okay, nung sinabi niya, wala kang pambili ng pagkain sa anak mo, meaning siya, wala kang pambili ng pagkain sa kanya? Hindi po, sa mga anak ko daw po na 3 na maliliit. Ah, yung mga kapatid niya? Opo. Okay. Sandali lamang po, mama. Kausapin naman natin si Melrose Contiga. Ito na po yung anak nyo yung inireklamo nyo. Ma'am Melrose. Ma'am Melrose. Hello? Subukan namin pagbatiin kayo ng mama nyo. Ma'am Melrose. Opo. Okay. May away kayo ng mama mo. Baka pwedeng pagbatiin ko na lang kayo. Mag-sorry ka na lang sa mama mo para matapos na tayo. Pwede? Actually po, nagreklamo na po ako kasi ako sa barangay and magpa-file sana po ako ng kaso po sa laban sa kanya, sir. Bakit? Pwede ba tumakita si Ma'am Melrose? Yes po. Oh, audio lang, okay. Magpa-file ka ng kaso sa barangay against her. Bakit? Anong kaso ipa-file mo sa kanya, ma'am? Yes, una-una po sa lahat, 'di ba? Sinabi niya po na dinuduro-duro ko siya. Dinuduro-duro ko siya, sabi niya ganoon. Minumura-mura ko siya, 'di ba? Sabi niya po ganoon. Opo.
Okay, and then ang totoo pong nangyari kasi meron po akong anak and then meron siyang bagong tagabantay, sir. Opo. Kasi ako nagtrabaho ako. Opo. And then first day pa lang po ng yaya ng anak ko, inaway ko na po talaga siya na pag may marinig ka na story regarding sa mama ko, hayaan mo na kasi ganyan talaga siya. And then pagdating ko po sa bahay, sinabi agad ng yaya ko, galing po ako trabaho, sabi ng yaya ko, alam mo, sinabi ng mama mo na wala ka rong kwenta na ina, pinapabayaan mo raw yung anak mo tsaka yung ang tito mo, yung asawa niya, nagdala dito ng kambit. At talagang ang dami po talaga niyang sinabi na masama, sir. Kaya doon po ako na-trigger, nagalit ako, sir. Kasi from the previous week, nag-away na kami niyan. Sinabi okay, ko sa kanya pwede kita makat muna, sandali. Ma'am, ko ako sa'yo, palitan mo yung chismosa mong kasambahay. I'm telling you, pinag-aaway kayo ng nanay mo. Sa halip na siya nga po dapat ang gumawa ng paraan na para hindi na makarating sa iyo yung mga masasamang balita, kumbaga she will serve as a buffer, nanggagatong pa siya, tuloy kayong mag-ina ngayon, nagsasalpo ka, nagsasabong dahil sa kanyang bibig, sa kanyang matulis na dila. Kung ako sa iyo, sibakin mo yung kasambahay, palitan mo ng bago. Sir, ito po yung side ko, sir. Hindi po kasalanan ng kasambahay ko, sir, kasi hindi lang ito nangyari ngayon, sir. Maraming beses na po. Gusto niyo po bang i-review ko po lahat ng nangyari noon? Hindi lang po ito ngayon, sir. Ma'am, maliban na lang siguro kung yung mga pananalita na binanggit mo lang, na binanggit ng yaya sa'yo, ay ginawa sa pamagitan ng pag-text. Okay? Pero kung yan po ay chismis lamang, kuminsan yung chismis, dinadagdagan. Okay, halimbawa sinabing loko yan, imbis na loko yan, gago yan, naging tarantado na yan, nadadagdagan. Maliban na lang kung meron ka mga screenshot na mga meron? Meron po tayong post daw po ni nanay. Ah, post na nanay, sa My Day daw po, ito po, nakatranslate na po. Okay, may post daw si nanay. Tapos may comment din po dyan sa likod. Eto, Bisaya to, ito ngayon, tinranslate na. Napakasalbahe talaga ni Yenyen, walang utang na loob, dinuro-duro pa niya ako. Tapos sinaburutan pa ako. She even threatened me na papatayin daw ako, ipakukulong daw ako dahil masaya daw siya pag wala ng ina ang aking mga anak. Ano ang dapat kong gawin? Wala naman masama sa post na ito. Opo. Tapos may first comment daw po. May naglalabas na siya ng sama na loob. Yeah. Okay. Okay na yun, Sherry. Okay po. Ma'am. Okay. Baka pwedeng pag-ayusin ko na lang kayo. Total, hindi lang pala kayo nagkakasakitan at saka yung mga sinasabi pala sa iyo na nakarating sa iyo mga pananalita, hindi naman pala diretso galing sa bibig ni nanay, kundi galing sa bibig ng inyong kasambahay. Kasi pwede rin kasi nadagdagan ni kasambahay yung mga naparating niya sa inyo. Di ba? Pwede na po ba ako magsalita? Opo, ma'am. Okay, first of all, hindi ko na po ito tolerate kasi nga sinabi ko po, hindi lang ito ngayon nangyari, maraming beses na. Way back 2016, ganito din po yung ginawa niya, nangharas siya po at sumigaw-sigaw siya sa mga dito sa amin. Bali, ang isa sa ikakaso po sa confirmation, which is slander po, kasi sinasabi niya, nagsisigaw siya kasi dito, sir. Sabi niya, kabit ka, malandi ka, ganito, ganyan. Tapos, isa pa doon po, dinuduro niya yung anak ko, sabi niya, yung anak ko po is 9 months pa lang, sinasabi niya na sumisigaw siya na ito, resulta to ng iyong kalandian, ganun. Tapos anong nangyari sa anak ko, natrauma yung anak ko, pati yung yaya ko, kasi pumupunta sila dito, tapos nanghahara sila. Okay. Yun po, ma'am, sinabi niya diretso na malandi ka at kabit ka. Sinabi ni nanay yan sa harap ng maraming tao? Yes. Hindi. Siya po yung pumunta dito sa bahay. Siya yung sumigaw-sigaw. Tapos okay. Siya yung dumuro-duro sa akin. Kaya ako po, self-defense po yung ginawa ko. Kasi dinamay niya yung anak ko. Dinuduro-duro niya yung anak ko. Sabi niya, yan ang resulta yun ng kalandian mo. Sabi niya, kabit ka, ganun. Tapos hindi po yan totoo, sir. Papatunayan ko yan, sir. Okay, sandali. So, nay! Totoo ba, sinabi mo sa maraming tao, sumigaw ka raw na yung anak mo, resulta ng kalandian mo at kabit ka. Totoo ba, sinabi niyo po yung nai? Hindi po totoo yan, sir. Ganito po kasi ang totoong nangyayari, sir. Yung kasambahay po niya, napaka-sinungaling, sir. Maniwala ko kayo o hindi.
Ang sinabi ko pong insakto, sir, sa kasambahay, yun lang po kung anong sinabi ko. At wala na pong iba. At saka sinabi ko po nung una, sir, kasi nasabi ko po sa kanya, sir, na una siya, ikaw malandi ka. Sabi ko, bakit? Hindi ka ba malandi? Di ba may asawa yung... Diba may asal, iniwan ka ng boyfriend mo para magpakasal lang, diba? Tapos, anong ginawa mo? Napabuntis ka. Kaya bakit sinasabi mo sa akin malandi ako? Pareho lang tayong malandi, diba? O ganun din siya. Siyempre, gumanti din po ako. Nasaktan din po ako sa sinabi niya dahil wala po talaga siyang karapatan na pagsabihan ako ng ganun, sir. Ah, okay. At yun po yung nag-away care sa harap ng maraming tao, yung nagtawagan kayo ng mga malandi? Nasa loob po ng bahay at sinasabihan po ako na pamangkin ko, tita, tama na yun, umalis ka na. Okay. So, Ma'am Melrose. Opo. Unang-una, sa nakikita ko, talaga may problema ang inyong pong kasambahay rito. Sa halip na awahin kayo, sa halip na palamigin kayo, sa halip na gagawa siya ng paraan na para hindi na kayo magsalpukan, eh siya pang gumagatong. Salbahe itong katulong niyo, ma'am. Itong kasambahay. Hello, sir. Ma'am. Hello, ma'am. Sir. Ma'am. Gusto ko lang pong dipinsahan yung kasambahay ko po kasi hindi po siya yung ang may problema dito. Kasi nag-away na po kami ng mama ko before po siya dumating. Bago lang po siya dito. Okay. So meron na palang away before pa dumating yung kasambahay. Before, way back 2016, sir, nakita na po kami sa barangay ng mama ko. Dahil dyan, kasi po, sir, yung mama ko, sir, skandalosa po kasi siya. Nakita na po kami dyan sa barangay, sir, dahil sa bibig niya po. Sumigaw-sigaw din po siya noon, sir, na yun, malandi ka, sana mamatay ka, sana hindi ka makatapos, sana pabuntisan ka. Ganun po yung mga sinasabi niya, kaya na barangay po kami. Okay. Nay! Oh. Baka pwede, Nay, preno rin po. Preno rin ko, preno sa bibig, Nay, kung may time. Hindi rin po maganda na titirahin mo yung anak mo. Anak mo yan, saan ba nanggaling anak mo? Diba sa inyo rin po, Nay? Oh, nandito po kasi ganito yan po. Hindi, ang tunay na ugali niya po ay nakukusama po. Lahat po, wala pong sinasanto yan, sir. Lahat po, maliit o malaki, sir, hindi po sinasanto. Sinasanto po niya. Ultimo nga pong mga anak ko po, sinasaktan niya yung tatlo kong mga anak, sir. Pati yung asawa ko, sir, sinasabihan po niya, iwan mo yung asawa mo dahil walang kwenta yan. Dahil tama dyan, saan po siya? Pag wala siyang trabaho, sir, sa akin po siya nakatira, tinatanggap po siya pa ulit-ulit, sir. Kahit anong ginagawa po niya sa akin, tinanggap ko po siya, sir, kawal na siya matirahan. Ganon din po yung gagawin niya sa akin, sir. Hindi naman po tama yan. Okay. Ma'am Melrose, ang sinasabi ni nanay, hindi kanya kayang tiisin. Nung wala ka pang trabaho, paulit-ulit kanya tinatanggap. At talagang hindi kanya matiis dahil mahal kanya. Mahal kanya bilang anak niya. However, ikaw ata, hindi mo nakikita yung ginawa niyang kabutihan sa inyo. Mukhang lumilito na wala kang utang na loob. Ingrato po kayo, ma'am. Oo. Baka pwede, ma'am, mag-ano na lang kayo? Magbati na lang kayo ng nanay niyo po, ma'am? Hindi po talaga, sir. Kasi yung babae po kasi yan, nawala na po ako ng respeto. Kasi ma'am, tinatawag niyong babae pong yan, yung anak nanay niyo? Dapat tawagin niyo yung nanay ko yan. Bakit yung babae pong yan? Grabe naman, ma'am. Sobra naman pagkagalit mo sa nanay mo. Hindi mo na ba kayang patawarin? Alam mo po, sir, kung ano yung pinakarason na galit ako sa kanya? Sige po. Nung nagbubuntis pa po ako, alam mo kung anong sinabi niya? Wala na siyang natulong sa akin na kahit piso. Alam mo po yung ano yung sinabi niya? Sabi niya, sana pag mga anak ka, hindi lalabas yung anak mo, sana mamatay kayo. Yun yung sinabi niya. Sana hindi yan lalabas. Ganun, as in, yung pinagagalit ko is yung kahit yung bata, dinadamay niya sa kabaliwan niya. Okay. At saka sir, ganito po yan. Alam mo po ba yung anong ginagawa niya dito kaya galit na galit ako? Pumupunta siya sa mga pinsan ko, sa mga auntie ko, sa mga kapitbahay namin dito. Alam mo po kung anong ginagawa niya, sir? Opo. Sige po. At araw-araw, pumupunta lang siya para makipag-chismis, para sabihin niya na itong babae ito ganito ganyan, sinisiraan niya ako sa mga tao. At yun yung ginagawa niya ngayon, sir. Kung gusto niyo po ng pruweba, iisa-isahin ko po. Okay, sige. Papasok kayo si testigo. Si testigo ay si Hannah May Kasia. Okay. Ma'am Hannah May. Hello, sir. Okay, testigo po kayo. Ano po nakita niyo, ma'am? Ganito kasi yan, sir. Bibili sana ako ng doon sa tindahan. Tapos nakita ko si tita at saka si Inyen, yung pinsan ko. Sige. Nag-aaway. Tapos nagsisigawan, yun kahit anong sinasabi. Pagkatapos, si Inin, hindi nakatiis,
inampas siya si tita. Okay. Ah, nangampas itong si ano? Si Belrose. Oh, pinapalo niya ba? Pinapalo. Ay, nakita niyo po yun. Oh, nakita ko ng dalawang mata ko po, sir. Nako po. Yan kaya, naman. Ato ko, sir. Yan si Yen, ha? Magbisaya lang ako, sir. Yan si Yen, sir. Sa totoo, pinsan ko yan. Pero hindi, lahat ng ano niya, sir, kontra niya, kamag-anak, kontra niya. Ah, kaya hindi lang, niya, hindi niya kabati yung mga kamag-anak niya. Oo. Ayun. Ilang beses niyo po nakita na sinasaktan itong si Melrose, yung nanay niya? Kaysa lang, sir. Yun lang pagbaba ko. Yung nag-away silang dalawa. Siya ang naunang manghampas sa nanay niya. Oo, yun ang nakikita ko. Oo, oh, okay. So pwede ka magtistigo tungkol dyan. Yeah. At saka, kuhan, sir. Si tawagan ay kanang, kuhan, sir, kanang, sa ang yahang kanang mga kuanser, ang yahang mga uyuan, iyaan unsa na diha apuhan, galago to daan ang bata kay ngano way batasan. Okay, walang ano, walang modo. Oo, walang modo, sir ba. Okay. Ma'am Melrose, meron pong testigo laban sa inyong ginawang pananakit sa inyong nanay. Ayan, tatayo raw siya sa korte at magtitistigo in favor of nanay. Actually po, totoo po yung sinabi niya, totoo po yung nakita niya. Pero yung nakita niya po, yung time na lumabas na yung nanay ko, yung time na doon na ako naka-start na hinampas ko siya nung doon na nung sumisigaw-sigaw na siya nakabit ko. Nung dito sa loob, hindi niya po nakita na dinuduro-duro ako, hinampas-hampas ako ng nanay ko. Yun po yung unang nangyari. Yung nakita niya po, yung lumabas na yung nanay ko nang nasa labas na kami. Yun na lang po yung nakita niya. Ang una po, yung nanay. Ma'am, ito opinion ko po personal. I'm entitled to my own opinion. Ako po, kahit na anong pananakit o kahit na anong pagsabihin sa akin ng tatay ko noon bilang disiplina at nanay ko magsasalita sa akin na hindi maganda sa tenga para sa akin, pero kaya niya sinasabi yon dahil meron siya nakitang kamalian ko, tinatanggap ko po at hindi po ako lumalaban. Opo. Hindi po ako, I don't talk back. Tahimik lang po ako dahil alam ko yung nanay ko nagsasalita ng ganon dahil gusto niya ituwid yung mga pagkakamali ko. Ganun po yun eh. Opo. So sana ma'am, kung may nasabi sa inyong nanay nyo, eh, tanggapin nyo po yun. Kasi una, bilang respeto na sa kanyang pagiging nanay at doon kayo nang galing. Pangalawa naman, eh, hindi naman siya magsasalita ng ganun kung hindi kanya mahal, out of concern. Usually, the nanay will say something, it is out of concern being a mother. At ayaw niya mapariwala kayo. Di ba ma'am? First of all, sir, hindi po siya nagpakananay. And second, sir, ako tinatanggap po yung sinasabi niya, pero pag meron na siyang sinabi na gano'n na feeling ko na violent na, like yung sinasabi niya, sumisigaw siya, nakabit, hindi ko na po talaga ito tolerate yun. Kasi yung mga bagay na yan, sir, hindi naman po totoo. Tsaka po, okay, pag may problema, pwede naman po pag-usapan sa loob ng bahay, hindi kailangan sumigaw. Skandalosa po kasi yung babae na yan, sir. I agree, ma'am. Kapag may mga problema, wag dapat isigaw na marinig ng buong kapitbahay. Agree with you. Diyan po, agree ako sa inyo. Kung totoo yan. Ma'am, subukan ko pag-usapin muna kayo ni nanay. Baka mahilot pa natin tonight. Ma'am, hello po, sir. I don't. Pwede bang mag-usap kayo ni Ma'am Melrose? Baka pwede pa natin hilutin to. Kausapin niyo po siya, nay. Sir, ayoko na po talagang makausap. Sobrang sama po ng ugali niya. Lahat po ng kapatid ko, magulang ko, galit sa kanya. Dahil sa ginawa po niya sa akin. Dahil wala po siyang utang na loob, sir. Kahit magtanong po kayo sa nanay ko kung anong klaseng apoyan siya. Hindi ko na po kayo mapatawad yan, sir. Ilang beses ko nang tinanggap yan, pinatawad, nagpapumbaba po ako, sir. Hindi po mataas yung pride ko, sir. Sabihin niya, hindi ako napakananay, iniwan ko siya. Lumaki po ba siya, sir, yung ganun, sir? Simula nung maliit, sir, nagtrabaho ako sa Manila na po ulit-ulit nakatulong, sir. Para lang po mabuhay siya. Pag-graduate po niya ng high school, dinala ko dito. Oh, hindi siya nakapag-aral ng college, pinag-aral po siya ng kapatid ko. Pero hindi po yan, sir, makagraduate kung hindi ako nagbayad ng tuition. Ng utang lang po ako para makabayad po ng tuition niya. Sige, Odette, i-open mo yung line para mag-open tayo ng linya. May mga netizen na gustong sumali. Iiwan niyo po yung mga inyong mga cellphone numbers. Kung may mga kabataan dyan, may mga matatanda, sige po, this is the time na magbigay kayo ng input dito kung ano yung gusto niyong sabihin para magbigay kayo ng payo sa magkabilang panig. Sige po, i-open na namin yung